Hello mga classmates! Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nating zoom effects gamit ang Premiere at ang After Effects. Intro. So ayan mga classmates, yung gagawin natin today. Wala na baligoy-ligoy pa, let's jump in sa Premiere Pro. Pag nasa Premiere Pro na tayo, ayan, meron ako ditong dalawang clip. Pamangkin ko naglalakad and mag-zoom in tayo sa may mukha niya. Okay, shoutout nga pala kay Grant Iscati Ivan Garcilian. Meron din po siyang YouTube channel, pwede nyo rin po siyang i-check mga classmates. Alright, so pag meron tayong clip sa may Premiere Pro, highlights lang po natin silang dalawa. Right click and replace with After Effects composition. Mag-open na po yung After Effects, malamang. Alright. Sony Vegas user ako dati mga classmates and After Effects. Tapos, ang ginagawa ko, nire-render ko siya sa After Effects muna. Tapos, ilalagay ko ulit sa my Sony Vegas. Ganun kahirap. So, maraming salamat sa nag-introduce sa akin ng Premiere Pro. Napadali po ang buhay ko. Alright, pag nasa Premiere, jump to After Effects. Ito na po yung gagawin natin. Ito tayo sa After Effects. Right click and a new adjustment layer. Tapos rename lang po natin ito ng transition. After po naman punta tayo sa effects and presets. Type lang natin yung optics. Pag lumabas yung optics compensation, drag lang po natin sa samay transition. Okay, drag po natin yung field of view. So ayan na siya. Charot lang. Hindi yan classmate, di ba? Hindi talaga yan, alam ko naman. Okay, check lang po natin yung reverse lens distortion. So, meron na tayong, alright, zoom. Okay na ako sa 160. And punta tayo sa gitna po ng clip natin. Ano po? Click natin yung field of view na stopwatch para mag-create siya ng keyframe and drag natin siya ng konti. Balik po natin siya sa zero. Ganun din po sa second clip. Punta po tayo sa konti lang. Tapos zero. And meron na po tayong, there you go. Tapos na. Hindi, joke lang. Marami pa tayong gagawin. Pero kung okay lang sa inyo yan, okay naman na. Pero para sa akin kasi, hindi ba, kulang. Alright, so, tuloy tayo. After po noon, punta tayo sa my effects and presets. Type po natin transform and ilagay po natin ulit yung transform sa my transition. Okay? And kung mapapansin nyo kasi mga classmates, nag-warp siya, pero hindi siya nag-zoom. Pangit. Di ba? So, click po natin yung U para magpakita yung keyframe. Dito nag-start yung effect natin. So, click natin yung scale height sa may transform. And click natin ulit yung U para magpakita yung keyframe natin. UU. Ayan. Tapos, punta kayo sa gitna. And type ko mga 150 siguro. Check natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, straight lang siya. Ang pangit tignan. So, ginagawa po natin dyan para yung bigla siyang ano, mabagal tapos bibilis. Parang mga ganun. Sound effects. Alright. Highlight natin yung dalawang keyframe natin. And click natin yung F9. Para mag easy ease. Pero hindi pa dyan nagtatapos ng lahat. Pagka-highlight natin, click natin yung graph editor. Meron po tayong ganyan. Ito po yung easy ease. Click po natin to. Drag lang natin siya ng parang L. Like so. And balik tayo. Meron na tayong, yes sir. Pero parang kulang yung scale. Dagdagan ko siya ng 200 siguro. Right. So yan. Yo, okay na. Tapos dadagdagan natin yung warp natin mga classmates. Kasi kung napapansin nyo mga classmates, nag-zoom kasi siya kaya nawawala yung effect nung warp. So, lakasan natin siya na unti, yung warping.
ganito siguro. Okay, 170. Tayo natin. Yun. Okay na ako dyan. So, punta na tayo sa second clip naman. Sa second clip, lagyan natin siya ng scale to 50 siguro. Okay, pangit. 30. Okay na ako dyan sa 30. And punta tayo sa dulo. Balik natin siya ng sa default. Oh, my bad. 100. Alright. Pero classmate, bakit meron siyang black? Ayan. So, paano natin tatanggalin yan? Type lang natin dun sa effects and preset ulit, mga classmate. Motion tile. Drag natin siya sa may transform. And to motion tile dapat nasa pinakataas ng mga effects, mga classmates. Alright. Drop natin. Punta kayo sa stopwatch ng output width saka output height. And don't forget to check yung mirror edges. Alright. So, drag natin ito hanggang mawala yung black. 350 siguro. Ayan. 350. Alright. So, meron na tayong ganyan. And pagpunta natin dito sa dulo, tanggalin natin. Kasi siya pa yung i-render nung unit natin. Medyo mabigat. Okay. So, meron na tayong yung pag-zoom in ulit, mga classmate. Gagawa natin ng easy ease. Para biglaan. Parang gagawa. Okay. So, i-click lang natin to. Pag ganito naman. Baliktad. Pabalik. Alright. So, meron na tayong there you go. Kung gusto nyong habaan, mga classmates. Kung gusto nyong habaan yung ano natin, itong effects niya. I-drag nyo lang itong una dito. Para dahan-dahan. Tapos bigla siyang ano. Diba? Dito natin. Mga ganun. Pero kung gusto nyo na mabilis, lagyan nyo lang dito. Kung mabilis yung mga clip nyo. So, ayan. Ayan po, nagtatapos ang ating tutorial for today. Sana po may natutunan kayo, mga classmates. Kung gusto nyo po yung video, click yung like. Kung gusto nyo po ng maraming video, subscribe and don't forget to hit the notification bell. Ayan. PG, out.